Mahigit sa 2 dekada na sa legal department ng First Philippine Holding si Farley Quizon, ang kumpanyang pinamunuan ni Ginoong Oscar Moreno Lopez, ang Lopez Group Patriarch na mas kilala bilang si OML. Naalala ni Farley ang dating boss dahil sa pag-aaruga niya sa mga empleyado sa loob at labas ng trabaho. Inaalaw niya kami na maging yung dreams namin ay ma-pursue. Bilang mahilig ako sa music and he is also mahilig din po siya sa music, na nagkataon na itinayo niya yung Orchestra of the Filipino Youth. And one time, nung nag-83rd birthday siya, inalaw ako, I had the opportunity to sing for him sa birthday niya. At yung dream ko na makakanta with the accompaniment of the orchestra, natupad dahil kay OML. Nagsilbi namang Cupido ang itinuturing na idolo na mag-asawang Ardel at Mila Fadri na 3 dekada sa First Philippine Holdings. Yes, during the early part of her days in First Holdings, he played Cupid, no? And I remember one time he asked me, "How come you're not yet married?" So parang na-pressure kami, and you know, fast forward to today, yun nga, he was a big influence to us. His concept, no, of family, no? It's not only among yung blood relatives or within his family. I think it extends beyond, no, us employees. Because I remember when it was our first time to be in the U.S., 1992-93, 3 or 4 of us were there, syempre, away from the families. He invited us to their home, no? It was, with the other members of the family, and treated us as if we were family as well, no? So that one stuck to me. Hindi naman malilimutan ni Ana Herochi ang laging sinasabi ni OML na dapat na may kabuluhan at pakinabang ang bansa sa lahat ng gagawin nila. Always be grateful to him for giving us companies that contribute to nation building and to uplifting lives of others, because as an employee that gives us very meaningful work that aligns with our values and our purpose, but also as balancing that with, you know, compassion, care for employees, for treating others like family, like his own family. Kaibigan sa labas ng politika ang alaala ni dating Speaker Sonny Belmonte kay OML. Hindi lang anya negosyo ang nasa isip ni Lopez, kundi ang tunay na sitwasyon sa lipunan. I was still maybe 18, 19 when Oscar graduated from Harvard. He asked me, "Oy, Sonny, can you show me around the realities of Manila? Since I'm a police reporter, why don't you join me for a while?" So for several days, he was with me in Manila Cron in the police beat, no? Walking around, going around, and he saw the other aspects of life in the metropolitan area, not just the business guys one, but how the people down there live, what are the values there, kumusta crime and other things like that. Malasakit para sa kalikasan naman ang babauning alaala ni Senadora Loren Legarda na minsan ding nakatrabaho ni OML. A man who cared about nature and the environment long before many people did. And he just did not care for it, but also did what he could to help enhance the life we live. Tuloy ang burol ni OML ngayong araw sa Rockwell. May daily novena mass tuwing alas 6 ng gabi. Sa April 26 naman ang funeral mass. RG Cruz, ABS-CBN News.